Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinay ang napiling maging gala chair sa 43rd International Emmy Awards sa New York. Ang ating ABS-CBN President, Chief Content Officer, and Chief Executive Officer, Charo Santos-Concio ang napiling magbukas ng programa. I felt like I was floating. Parang wow, you know, to be recognized by the board of the IEMMYs to host a gathering of the creatives and the production people and the talents from all over the world, no? Hindi ko akalain na mabibigyan ako ng opportunity to be really of service to our kapamilya, to our kababayans in a different way, And now I hope to be able to represent our country and my company with pride and honor. Ang International Emmy Awards ay taunang selebrasyon na ino-organize ng International Academy of Television Arts and Sciences na kinabibilangan ng nangungunang media and entertainment figures mula sa mahigit na 60 countries and 500 companies na kumikilala sa pinakamahuhusay sa larangan ng telebisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Nakasama rin ni Ma'am Charo sa prestigyosong gabi ang isa pa nating kapamilya na si Piolo Pascual na naimbitahan naman para maging isa sa presenters. Nakahanay ni Piolo ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamahuhusay na artista mula sa iba't ibang panig ng mundo tulad nina Michael Douglas, Tova Feltsha ng The Walking Dead, Patina Miller of The Hunger Games, and Lia Delaria of Orange is the New Black. Kahapon Manila time, sabay na dumating at naglakad sa red carpet sina Ma'am Charo and Piolo. At pagkatapos ay nagbigay na ng kanyang opening address ang ABS-CBN President to officially open the 2015 International Emmy Awards. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 43rd International Emmy Awards. I am thrilled to be your gala chair this year. Si Piolo naman, kasama si Carla Mosley ng The Bold and the Beautiful ay nag-present ng Best Telenovela Award. I think, you know, more than anything, it's bringing pride to the country and bringing it out there. You know, it's epic. This is epic. This is historical for us. So it's just really one way to open doors for our media to be known around the world. We are so proud of you, kapamilya. Maraming salamat sa panibagong karangalan para sa ating bayan. Sana naman kahit ano sa kaunting paraan ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kasamahan natin sa industriya at sa mga to a lot of Filipinos with great stories to tell about our Filipino spirit of strength and resilience. And I'm sure, di ba, isang araw, mga 5-10 years from now, Filipino content will be as big as content from other parts of the world. Oh, I believe in Filipino genius. I believe in Filipino creativity. Magaling tayo.